Tada! Ayan. So, kita niya, may pailaw po si Mayor. Yan yan kung bakit siya merong USB. What's up mga KSP? Samahan niyo ako ngayon na tignan at i-unbox itong Scorpion HG8929. Fresh na fresh, kabibili ko lang siya kanina sa mall. Sa Octagon Computer Superstore. Nabili ko siya for 899. And available din naman siya online. Halos kapareho rin yung price. So, dahil nandun ako sa mall, binili ko na siya. Ngayon, itong unboxing na ito, hindi ako mag-focus dun sa mga technical na aspects nitong headphone. Dahil hindi ko rin naman talaga siya ganun kaalam. Yun lang alam ko, yun lang ang mababanggit ko sa inyo. And technically, unboxak natin siya. Titignan lang natin kung anong itsura nitong Scorpion HG929. Since nagtatry tayong mag-vlog ng mga games, subukan natin to. Itong headphone na to, kung maganda nga ba siya. Unang-una, kaya ko siya napili dahil mura. Okay. Meron pa mga mas mura, pero yung pinakarason kung bakit ito yung pinili ko dahil yung jack niya ay isa lang. So, 1x4 dash pin, 3.5mm jack. Yun, isa lang siya. Kasi yung ibang mga nakita ko doon, meron siyang dual jack. Isa for the microphone and another one for the yung headphones mismo. Ito, isa lang. Pero meron siyang splitter na kasama, removable. Yun, dahil laptop yung gamit ko, gusto ko isaan lang. Kasi pag dalawa, maghahanap pa ako ng adapter para makonect siya sa iisang plug lang. So ngayon, sa mga gustong makita para sa inyo to actually, kung anong itsura nitong Scorpion, naghahanap ng headphone, yan, ito, i-unbox ko siya para sa inyo. Para bago kayo bumili, makita nyo na kung anong itsura niya at iba pang features niya. And I'll try to record my voice. Pero syempre, hindi nyo marinig yung difference nung sa headphone. Kaya sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung difference niya sa isa pa nating headphone. May isa tayong headphone dito na HP. Ayun, mas mahal yun. Pero swerte dahil galing siya sa work, naka-work from home tayo ngayon, kaya na-i-uwi ko muna yung headphone na yun. Okay? Buksan na natin. Okay. Excited na ba kayo? Buksan na natin ito. Hola, ha? Ayan. Alright. Turn. Ayan na po. Itsura niya. Actually, last na piece na to, nabili ko dun sa Octagon. Yan, ha? Oh, yeah. Siya, yan. Oop. Yan. May karton. Malamang, may karton na lalagyan. Yan, maganda. Solid-solid naman yung itsura niya. Ayan, oh. And para sa right. Yan, solid naman yung itsura niya. Maganda yung kulay. Maganda yung pagka-plastic niya. Plastic lang siya, hindi siya mabigat. Yan. Parang medyo ipagka-rubber. Tapos ito, foam to. Okay. So, ito yung mic. Yan. Yan sa ating headphones. Buksan natin. Next, ang tignan natin is yung jack. Ito yung nagustuhan ko dito. Kasi, isa lang yung kanyang jack. And hindi ko kailangan ng adapter. Wait lang ha. Wait lang ha. Ayan. So, ito. Ito, isa lang yung kanyang jack. Ayan, teka. Magpaka-vlogger tayo. Op, op, op. Ayan. Op, di umubra. Umubra ka naman, please. Op, op, op. O, ayaw umubra ng ating cellphone. Hirap eh, pagka, ayan. O, basta, ayan. O, ayan, nakikita nyo na siya. Okay, tapos ito namang isang USB ay para dun sa LED niya. May LED siya na red dito sa gilid. Ito, ayan. Ayan. Okay. Tapos ito pa. Ayan. Dito yung mark ng Scorpion. Okay. Ayan, kabila. Tapos, namumove niya to. Ayan, see? For the mic. So, meron left and then right dito. Susutin na natin ah. Susutin natin. Habang, para makita nyo lang kung ano itsura. Yun o! Oh, yeah! Yan. Siyempre, habang wala pang music, yung ibang mga headphones, di ba, parang may mga noise cancelling, ebe-ebe.
tama ba? Hindi ko masyadong umpisan yung term na yun. Pero yan. Yan, mas mahina na yung boses ko. Narinig ko kasi nabablock ko nitong nasa paligid na yan. Yan, yan. So, mas mahina na yung boses ko. What more kung meron na siyang sounds, di ba? Tapos, yan na, just yung mic. Okay naman siya. Tapos, yung kanyang cable ay... Tignan natin kung gaano kahaba. Ang cable ay... 2 meters. Okay? And connectors, 1x4 pin, 3.5mm jack. Ito nga yun. And yung ating splitter, hindi ko pa pala napapakita sa inyo yung splitter, na 2x3.5mm jack. Kaya lang dun sa ating splitters, ayun, sorry, nandito pala siya sa box. Ayan. Yung isa, itong green is for the headphones. Ayan. And then the red one is for your mic. Okay, nakikita nyo ba? Ayan. And then dito nyo pwede ikabit yung dulo. Ito. Ayan. So kung ang gamit nyo ay machine or something na meron dalawang jack, then pwede nyo i-split. Pero ako kasi since laptop yung gamit ko, gusto ko isa lang na 3.5mm. Ito po. We will try if it will work. Try nating makinig ng music and mag-record ng boses. Ngayon, narinig niyo yung boses ko, di ba? So, mamaya, paparinig natin kung ano yung magiging dating ng boses ko. Okay, yan yung itsura niya. Oh, lumakas yung boses ko ulit. Maganda. Sa halagang 899. Mukha naman siya okay. Pero syempre, dun sa mga mahal kanina, kasi tingnan ko yung shop kanina, merong 14,000, may 6,000, may grabe, mahal. Malamang, ibang-iba yung... dating ng sounds nun, saka yung ibang features, malamang may Bluetooth yon and so on and so forth. Pero ito, so far, para sa akin, yung itsura niya, okay na siya. Maporma na. And, nakakancel yung ilang sounds sa paligid ko pag nakaganyan. So, ngayon, itry natin yung kanyang music quality. Since hindi nyo naman maririnig yun, subjective na lang to me, makikinig ako ng sounds at sasabihin ko sa inyo kung ano yung okay para sa akin. Mga KSP, sorry kanina sabi ko ang testing natin ay HP na headset. Pero it's actually Plantronics. Ito pala yan. Plantronics na headset. Ngayon, magugulat kayo sa presyo rito. Ginagamit ko to sa office kasi ito yung bigay sa amin. Yan. Meron pa siyang cable na ganito for USB. Yan. Pero bukod pa yan ha. Ito lang naman. At kasi yung line nito naka-direct sa phone. Yung naka-connect sa kanya. Pero di ko alam kung adapter din for sa audio jack. Pero USB yung gamit ko. Ngayon, dito natin i-compare yung sounds ng Scorpion. Ang presyo nito ay tumataginting na 3,000 pesos. What? What the f***? So, kung 3,000 pesos to, more or less, maganda na. Maganda ang sounds nito. At the same time, siguro yung mic ang the best dito. Kasi ginagamit siya, talaga siya for meetings. So, may noise cancellation siya. Yung pa rin sinasabi ko kanina ng noise cancellation na cancel yung noise around you kapag ginagamit na yung mic. Okay, so dito natin, iti-testing yung Scorpion natin na headset. Itong ating HD8929 versus dito sa Plantronics. So, ayan sila ang dalawa. Chikiling! Wait lang ha. Yan, 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 yan. So, subjective lang ang ating paggamit nito. Unahin natin yung Plantronics. So, again, hindi nyo maririnig. So, pasensya na kayo. Tingnan nyo na lang ako kung paano ko i-enjoy yung music. Okay? Let's go! Ayun mga KSP, na-try ko na, napakinggan ko na silang dalawa. Ito ang ating Scorpion HD8929 at itong ating Plantronics Encore Pro HW720. And para sa akin, no, totoo lang naman to, hindi dahil pinili ko siya, pero para sa akin na naman talaga. Pagdating sa sounds, lalo na sa bass, mas lamang yung Scorpion. Okay, HD8929. Sa halaga nito na 3,000,
Tapos ito ay 900, 899 dito. Okay, pagdating sa music. Ngayon, susubukan natin yung kanyang recording. Dahil hindi ako makapag-record ng itong Plantronics natin dito sa cellphone, nagamitin natin yung OBS, yung aking laptop. Doon tayo mag-record natin yung boses natin. Mag-test mic tayo. Kakatahan ko kayo, ha? Kayo nang balang musika kung ano yung mas maganda sa dalawa. At sasabihin ko din para sa inyo kung ano yung gusto ko. Kasi papakinggan ko din naman eh kapag record natin yung boses natin. Okay? So, record natin ngayon. Kayo mag-verdict kung ano ang mas maganda. At the same time, mag-iingay tayo. Magpipitik-pitik akong ganito. Tignan natin kung ano yung may mas noise cancellation sa kanila ng dalawa. Alright! Gamit ang ating Plantronics. Nasa OBS na tayo ngayon. May pag-ayos pa tayo ng buhok. Can you hear me? I'm talking to you. Across the ocean, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm... Or next doon. Okay, so, yun yung tunog nitong ating Plantronics. Okay, tatry naman natin ngayon. Gamitin yung mic ng ating Scorpion HG. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matandaan. 8929. Eto naman ngayon yung ating HG8929. Oh, narinig niyo yung boses ko, nag-record ako sa ating OBS. Pasensya na kayo sa quality. Hindi ko na masyado na setup yung ating ilaw. Ang importante yung pagkaka-record. So, kakantahan ko ulit kayo nung kinanta ko kanina at pakinggan nyo mabuti kung ano ba ang mas okay para sa inyo. Oh, can you hear me? I'm talking to you. Across the ocean, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm crying. Okay? So, ano ba ang mas okay para sa inyo? Pasensya na kayo. Mali-mali pa yung lyrics ko at pasensya na kayo sa boses ko. Pero ano ang mas okay para sa inyo? Yung Plantronics kanina, i-replay nyo na lang, pakinggan ninyo. At saka itong music nito. Itong ating Scorpion HG8929. So, yun yung Plantronics natin kanina. Ngayon, pakikinggan rin siya at sasabihin ko ang verdict para sa akin. Okay? So, we're back dito sa ating camera ng cellphone at napakinggan ko nga yung pagkakarecord ko nung HG8929 natin versus sa ating Plantronics. And honestly, again, totoo lang po to, hindi ako nagsisinungaling. Sa opinion ko lang naman to, mas gusto ko yung recording ng ating HG8929 compared sa ating Plantronics. Bakit? Parang mas makapal yung boses dito sa HG8929. At the same time, parang na-condensed masyado yung boses dito eh. Pero siguro kasi dahil siya sa noise cancelling nitong Plantronics. Pero para sa akin, mas nagustuhan ko. Para mas may bass yung recording ng ating Scorpion HG8929. Ngayon, i-record naman natin. Magsasalita tayo habang pinipitik-pitik ako ng ganyan sa gilid. Para tignan natin kung sino ang may mas noise cancellation na feature sa kanila. Dalawa. At dyan, babalik tayo sa ating OBS. And we're back dito sa ating OBS gamit itong Plantronics na headphone natin. Magsasalita ako ngayon habang pumipitik-pitik. Kayo magsabi, well, marinig ko din naman dahil ipa-play ko din naman yung video. Pero tignan ninyo, i-compare ninyo kung ano yung may mas noise cancellation sa kanilang dalawa. Okay? Ito na, nagsasalita tayo. Or better yet, kumanta ulit tayo. Ano bang maganda? Wala akong maisip na kanta. Yan. So, nagsasalita na lang ako. Tignan ninyo. Pam, pam, pam. Narinig nyo ba yan? Parang nasasagap siya, nakikita ko. Nasasagap siya ng OBS. Pero mamaya, tatry din natin yung Scorpion at gaganto-ganto din tayo. Can you hear me? I'm talking to you across the ocean, across deep blue ocean. Dayo natin konti. Pretty often, I know how I'm crying. Okay, try naman natin yung ating Scorpion habang tayo kumakanta, nagsasalita, magre-record at pumipitik-pitik ng ganito sa gilid. Ito na tayo sa ating Scorpion HG8929 at nagre-record ako. Ngayon, gagayahin natin yung ginawa natin kanina sa Plantronics. We're gonna try to record, sing, at magsalita habang pumipitik-pitik. Okay, ayan po. Pumipitik-pitik tayo. At nakikita ko na mas mataas yung bar niya compared sa kanina. Pero pakikinggan natin mamaya kung ano yung mas rinig. Lalayo ko ng konti. Yan. Can you hear me? I'm talking to you. Across the ocean, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my. Yun po. Okay, so ipiplay ko yan. Papakinggan ko at sasabihin ko sa inyo kung ano ang ating verdict.
And we're back again here sa ating camera, sa ating cellphone, mga KSP, mga kasama ko sa pangarap. At yun nga, napakinggan ko pareho yung recording while ganyan-ganyaning, snapping-snapping, gamit yung ating Plantronics at gamit yung ating Scorpion HG8928. Ano ba? Ba't hanggang ngayon hindi ko pa rin maalala? HG8929, okay? At para sa akin, mas okay yung noise cancellation nitong Plantronics. Mas rinig yung sounds na nagpipitik-pitik ako kanina nung itong Scorpion yung ating ginagamit. So, kung sa music, dito tayo sa Scorpion. Tapos sa mic kanina, nung yung boses, kapag nakadirect, tunog ano. Dito ako sa Scorpion na rin. Pero dun sa noise cancellation, dito ako sa Plantronics. Yan, hindi ko pa naman nare-review ng gusto kung ano pa mga ibang features ang meron itong Plantronics. Baka naman talagang pang meeting siya. Okay, so kaya ganun na. Hindi siya ganun ka-ganda pagdating sa music compared to Scorpion. Pero ang isang feature nito ay yun nga, pang virtual meetings talaga siya. At the same time, yung kanyang kabitan ay nakakabit sa telephone. Okay, so I'm not sure kung merong adapter for para makabit mo itong Scorpion for telephone. Pero, para sa akin, ano, pagiging practical lang talaga, eh, dito na ako sa Scorpion. Parang, syempre, depende rin sa gamit. Dahil kung mag-stream tayo, siguro kung maingay yung background mo, mas pipiliin mo yung Plantronics. Pero para sa akin, mas ma-format eh. At saka mas kuha niya yung boses kanina, mas malaki yung boses ko nung gamit natin yung Scorpion kanina. So, ayun yung ating unboxing na parang semi-versus na sa Plantronics, no? Plantronics. Itong ating Scorpion HG8929, ha? Oh, nakuha ko na. Sa wakas, ha? And yun pala, may nakalimutan pa ako mga kasama sa pangarap. Ang isa pa niyang feature, dahil nga meron siyang USB, di ba? Oh, teka. Tatanggalin ko muna para makita ninyo. Meron siyang USB. Itong USB na to ay gagamitin nyo. Papakita ko na sa inyo, okay? Para kayo ay matuwa. Nakatuwa kasi talaga siya. Paramis. Okay, itong USB na ito ay... Wait lang po. Tada! Ayan. So, kita niya, may pailaw po si Mayor. Yan, yan. Kung bakit siya merong USB. Yan po ang dahilan. Okay. Tapos, nakalimutan ko pa feature kanina. Hindi ko napakita sa inyo. Ito. Nandito yung kanyang volume control. Ito. Hindi masyadong kita. Ayan, ito. Ayan po. Meron volume control dito. Ayan, up and down. Ayan. Para habang kayo ay nakikinig. Ang makikita ko lang na paproblemahin ko dito, ito sana, itong leather na tumagal. Kasi nagpapawish yung aking bumbunan na tumatawa. Tumatama siya dito. Ayan, at the same time ito, yung sa gilid niya ito. So, siguro gagawa ko ng video ulit after a few months of usage para makita natin kung okay siya. Pero sa ngayon, unboxing, kakabili lang natin. Para sa akin, sulit na sulit itong Scorpion HG8929. So, kung kayo ay nasa tight budget, bilhin niyo na. Okay siya. Para sa akin, narinig niyo naman kung paano siya mag-record, paano yung noise cancellation niya, yung boses, yung kanyang forma. Kitang-kita niyo naman, di ba? Okay, iikot ko nga para sa inyo. Ayan. So, ayan. Ayan po. Okay. Yung mga specs niya, lalagay ko na lang sa description para makita ninyo kung ano yun nandun. At yung mga technicalities ay inyong mabasa. Ayun lang mga kasama sa pangarap. Hopefully, ako ay nakatulong sa inyo kung kayo ibibili nitong gaming headset kung may regalo kayo or gagamitin nyo para sa sarili ninyo. Sana nakatulong ako dito sa ating unboxing. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung ako ay nakatulong sa inyo o natuwa kayo sa aking pagkanta o kung natawa kayo sa akin o kung anuman, please like, comment, subscribe and hit the notification bell. Mga kasama sa pangarap, tayo ay close to 300 na. Please pakishare din nitong video na ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at baka matuwa sila at kailangan nila yung information na nabigay ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo until my next vlog!